Yo, what's up guys? Welcome back po ulit sa aking channel. Welcome back dito. Meron po akong uling bagong tutorial sa inyo. I-demonstrate ko po sa inyo ngayon kung paano mag tono ng carburetor ng carburetor type na motorcycle. Especially itong gantong LS135. Ito guys, medyo ito nakaraan kasi medyo hard starting siya. Namamatay, parang kinakapuso. Sa tingin ko, kailangan na naman siyang i-tono. Ang unang-una yung gagawin, diretso na tayo guys, para mabilisan lang tayo. Kung yung engine, tapos start nyo. Ayan, di ba? Mahirap siya mag-start. Halos wala siyang minor, kinakapos siya. So, ang una nyo gagawin, pilitin nyo siyang umandar. Taas muna natin yung minor dito. Taas natin yung minor. Ang konti. Start. Yan. Kapag umandar na siya guys, hayaan nyo muna siyang uminit. Kunin yung temperatura ng makina. Doon sa siguro gawin natin sa desired natin na RPM is mga 3. Gawin natin 3000 ang RPM niya. Pero bago 'yon, kailangan buksan muna natin yung ilaw. Ilaw ng makina. Kaya ng dashboard. Ayun. Nataas na siya. Taspan natin. Gawin natin 3,000 ang RPM niya. Or mas maigi, gawin natin 4. Tapos meron ditong screw guys, ikot nyo siya pa clockwise dahan-dahan hanggat sa hindi na siya maikot, yun yung sara, pagsara ng kwan, ng hangin niya. Ikot nyo lang dahan-dahan, unti-unti po nga mamamatay yung makina ninyo niyan. Ayan, ikot nyo lang po hanggat sa sagad. Ayan, kapag namatay na po yung makina niya, okay lang po yan. Kasi mamamatay talaga yun. So, ang gagawin natin, kanina ang ginawa natin, sinara natin siya pa clockwise. Ganun po ang pagsasara lang. Ng idle mixture screw. Ayan, dyan po yan sinasara. Pag sagad na po yan, bubuksan naman natin siya. Ng mga dalawang ikot. 2 turns. Pabukas. Counterclockwise. Yung isang ikot po ay 360 po ang isang ikot. So 360 counterclockwise. Bilangin natin ang ikot. One. Two. Yan, dalawang ikot na po siya. Tapos, bukasan natin yung makina. Ayaw. So pag ayaw guys, magdagdag lang tayo. Counterclockwise ulit. Mga isang ikot pa ulit. Ayan. Then sumukan ulit natin start. Mandar siya. Subukan natin itaas yung minor dito. Sa idle niya. Yung adjacent RPM. Kasi nag-start siya. Pero subukan lang natin itaas dito. Konti. Yan.
dyan. Nagtuloy-tuloy na siya, guys. Pero titignan pa natin kung sakto yung tatlong ikot na yan. Kailangan kasi pag ni-revolution natin yan, mabilis bababa yung RPM niya. So matagal bumaba yung RPM niya, no? Mukhang kailangan pa natin magdagdag. Kanina, tatlo, tatlong tayo, isang ikot ulit, counterclockwise. Ayan. Natural pong tataas yung minor niyan. So, nababahan natin yung idle niya rito. Ayan. Medyo bumaba yung idle niya. Tapos try natin kung so ganun pa rin. Matagal bumalik yung revolution per minute niya. Sabihin natin, dadagdag ulit tayo. Isang ikot. Counterclockwise. Yan. Medyo tumaas siya. Bawas ulit tayo dito. Pa rin. Dagdag ulit tayo, guys. So, nakailang ikot na tayo? Apat na. Gawin na natin yung 5 turns. Counterclockwise. Ayan. Tumaas siya. Kaya magbabawas ulit tayo dito. Sorry mga ikot, guys, ito yung kanya revolution per minute. Medyo maganda yung minor niya, pero susubukan pa rin natin. Mabilis na bababa. Yun. So tingin ko nakuha natin siya sa 5 ikot. Hindi na siya namamatay. Ngayon, gagawin natin, guys, patayin natin siya. Patayin natin yung makina. Tapos, start ulit natin. Sige, tuloy-tuloy na siya, guys. Meron na siyang minor. Natin ilaw. So yun, guys, nakuha natin siya sa mula doon sa sarado pagkasara, 5 ikot ang buwan nito ang settings nito ng saktong timpla ng airing fuel
air and fuel mixture nito. 5 turns. Ang isang turns guys is 360 degrees at tandaan yun guys. Pa counterclockwise mula sa pagkakasara. So ayan, test nyo natin. Kailangan bombahin yan guys para malaman natin kung namamatay siya o hindi. Pero kung nagpag-steady na po yung idle niya, yung revolution per minute niya, binagbago. Ibig sabihin, yun na po yung sakong timpla ng revolution per minute ng makina ninyo. At ayan, nakabukas na po yung ilaw niya, yung sa dashboard niya. So dapat yung revolution per minute, mas mataas lang ng konti sa 1,000. Mga 1.2, sakto na po yun. Testingin natin guys, pinalinig ko siya ng konti. Tingnan natin kung makukuha sa isang padjak. Yun. So, yun guys. Maganda na yung takbo niya. Pero sa minor, normal na po ulit. Ngayon naman, try natin sa electric start kung makukuha ng one click to. Ayan na siya guys, one click na siya. Ayan. Kita nyo naman, aktwal ko yung ginawa sa inyo. So, ganun po ang aking paraan ng pagkatutuno ng carburetor ng 4-stroke motorcycle engine. So, okay na po.